Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ayan po, napapansin nyo po sa aking likuran, ano? Yung pong dito po sa Marikina, yung pong show museum, yan po ay itinayo dito February 16, 2001. Pero po, yung pong building na yan na nakikita nyo sa aking likuran, yan po ay napakatanda na. Nasa 1700 po siya. So, imagine nyo po kung gano'n siya katanda. Samahan nyo po ako at alamin natin kung ano yung nasa loob. Tara po. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ayan po. Ayan po siya. Yan, pakita ko lang po sa inyo yung pinakakabuan ng building. Ayan po si Kuya Alex po yan, ang ating kaibigan. Medyo maliit lang po ito, ayan po. So ayan po siya. Okay, tara po sa loob. Good morning. Hello po mga kaibigan, mga viewers. Ito po makakasama po natin si Ate Judy, si Ate Judy. Ayun po Ate Judy. Matagal na po ba kayo dito nagtatrabaho? Opo, dito sa Marikina LGU, 12 years na. Opo. Pero dito sa Marikina City Museum, I've been working here for 4 years. 4 years, medyo matagal talaga. 12 plus 4 is 16 years. Ano naman po yung masasabi niyo? Yung from ano kayo, from LGU, tapos nalipat kayo dito sa Marikina Shoemaking. Marikina Shoemaking. Ano po ba yun? Well, actually, ang Marikina LGU po, ito pong Marikina Shoemaking ay under po to ng local government ng Marikina. Opo. Tapos ito pong Shoe Museum, including the Kapitan Moy Building and also teatro, ay ang may under po ito ng Marikina Tourism Office po. Ah, okay. Ikot po tayo, Ate. So, okay. So ito po sa, Ate Judy, yes. Bigyan mo nga po ako ng idea, konting short background lang dito sa Shoe Museum na to. Kagaya po nito, itong nakikita niyo mga kaibigan sa picture, ano? Ito po, the humble beginning and notable development. Ano po ba yan? May mga sasabi po ba? Okay po. Ito po, siya po si Don Loriano Guevara, o mas kilala po siya si Kapitan Moy. Siya ang mga sapatosan ng Marikina. He is the founder of the Marikina shoe industry. At siya po kasi yung nag-introduce po ng shoe industry dito sa Marikina. Si Don Loriano po ba ay talagang ano siya? May lahi po ba siya o dugong Pilipino talaga siya? Yes, may lahi po siya. Chinese, Spanish. Oh. Maliban po dito sa anong ito sa part na to. Ano pa po yung ibang masasabi mo diyan sa mga kailan po ano-ano po yung klase ng produkto halimbawa nung kung siya nagsimula. Ano-ano yung mga produkto na pinagmamalaki ng Marikina, hindi lang dito sa Marikina City, pagkos sa buong Pilipinas at nakarating na rin po sa ibang bansa, di ba? Well, actually, si Don Loriano Guevara, siya nga po yung nagpasimula o nag-introduce ng shoe industry dito sa Marikina. Kasi nung araw po, ay kinabubuhay lang ng mga tao dito sa Marikina ay agriculture po, pagkakasda. So, since he belong to a world of family, nakakapunta siya sa iba't ibang lugar, sa Europe, sa Hong Kong. So, one time na nasira yung kanyang sapatos, bumili siya ng bagong sapatos niya at nag-isip siya na kung ano yung pwedeng mapagkakitaan pang ng mga taga Marikina. So yun ang nadesisyonan niya na aralin niya yung gumawa ng sapatos. So with the help of his three friends, si Tiburcio Eustaquio, si Ambrosio Santa Ines at si Herbacio Carlos, with the help of them. So, ibig kong sabihin, lahat pong yung mga binanggit mo yun ng mga tao, lahat yan may contribution sa yes. Paggawa ng sapatos. Yes. So, nag-start yun in 1887. Wow! So, bali yung binili niyang sapatos po ay dinismantle. Oh. And then, nireconstruct nila yun para matutunan ko paano yung paggawa ng sapatos. Doon nag-start yung shoe industry ng Marikina. Na hanggang sa ngayon po, ano? Opo. Talagang pumutok siya, nag-boom siya. Opo. Ngayon po, maiba naman po tayo. Ano? Opo. May
masasabi po ba kayo na magbigay lang kayo ng kahit ilang example yung mga talagang dekalidad na produkto na sapatos o di kaya sandals dito sa Marikina? Opo. Yung pong brand, I mean yung brand. Brand? Marami po. Andyan yung Sea Point, yung Bristol, yung Valentino. Sa pang lalaki yun. Gibson. Ang Gibson po... Yung pong auto, dito rin po kayo? Yung auto, andyan po yung auto. Dito rin po yung auto. Yung Gibson naman po, sila po yung actually nagsusupply ng mga military boots po sa AFP. Yun ang Gibson. Opo. So hanggang ngayon po yan? Opo. So andyan din yung GB. Oh. And then, marami pang iba. May, yung sa pang babae naman, yung Carmelets. Nag-specialize sa mga Carmelets sa mga dancing shoes. Oh. Tapos andyan yung Pelina. Mga dolces, iba't iba yung Evaristo, para mga topsider naman. Although marami ditong mga shoe factory, pero iba-iba rin yung mga gawa nilang sapatos. Oh, Ma'am Judy, ano po, maiba po tayo. Matanong ko lang po, yung po kasi, balitang-balita dito sa atin, ano, na yung ibang mga ginagamit ni First Lady Imelda Marcos, ano po, dito rin po ba yung gawa? Actually, former Philippine First Lady Imelda Marcos, malaki po ang naiambag niya o naiambag niya sa marami siyang natulungan ng mga shoe manufacturers dito. Kasi actually, Madam Imelda Marcos was the one who promoted the shoe industry of Marikina locally and internationally. So bilang po kung papasalamat sa kanya, yung mga shoe manufacturers po dito ay binibigyan siya po ng sapatos na made in Marikina. So, tinagurian din siyang ambassadress of the shoe industry of Marikina kasi since she was the first lady, whenever she goes out of the country, bali ang isusuot niyang sapatos pagpunta sa ibang bansa ay made in Marikina. And then ina-advise niya ang isuot na sapatos ay made in Marikina pagpunta sa ibang bansa. Pagbalik naman niya dito sa Pilipinas, since nakilala siyang dito, shoe collector at saka shoe lover saka kilala talaga siya. Bali yung mga binigay din sa kanya mga sapatos ng mga shoe manufacturer sa ibang bansa, yung mga signature shoes po, dinadala niya dito sa Marikina para ipakita sa mga shoe manufacturers para yun magkaroon ng idea, may idea at saka ma-upgrade yung design ng mga shoe manufacturers dito sa Marikina. Yun po yung ginawa niya. So, meron po siyang sapatos na made in Marikina, bigay sa kanya, at meron din siyang mga sapatos na bigay ng mga taga-itong. Okay po. Ito po yung last question ko na po. Ano? Dito po sa shoe museum dito sa Marikina, ilan po yung nakaladak dito na shoes ni Ma'am Imelda? Pwede po bang masabi yun? Yes. Out of 1,000 pairs of shoes na from Malacanian Palace, yung 255 pairs were donated here personally by her. So, ang sa Marikina shoe museum. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, napakinggan niyo po si Ate Judy sa konting kaalaman natin at sa inyo rin mga viewers, ano, yung kahalagahan nitong shoe museum na dito sa Marikina, kung ano yung mga nakalagak dito. Ayan po ha, take note po, meron po ditong shoes, napakaraming shoes ni dating First Lady Ma'am Imelda Marcos. Ate Judy, maraming salamat po sa iyong inilaan na time sa akin, ano? Welcome po. Dahil yung aking kaibigan, nakayong may interview niyo po ang pinagbigyan, ano? Kasap. Salamat po. Thank you po. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano? Kulang. Short tour lang po ito po. Yan po yung dinonate ng mayor ngayon, si Mayor Chodoro. Yan po yung dalawang pares ng sapatos niya, ano? Ayan po siya. Then ito po yung mga hulmahan gagawing sapatos. Ayan po siya. Napakarami pong klase. Dito naman tayo sa kabilang side. Ayan po siya. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, yung souvenir item. Ayan po siya. Then ito yung mga klase po ng mga tela, leather na ginagawang sapatos. Ito po. Ito po yung kanilang mga produkto, ano? Yan po yung Evolution Shoes. Ayan po siya.
ayan po, circa 1939 to 1970s. Ayan po siya. Ayan po yung mga produkto dito sa Marikina. Dito naman po, circa again 1980s 2000. So nag-upgrade po sila, no? Ayan po. Then, circa again 2001 to present, ito po. So upgraded po sila, no? Hanggang sa pinaka-latest na mga design na dyan po. Then dito, ito po yung mga, ayan, kakaibang design naman. Tinatangkilik din po yun sa ibang bansa. Tapos, dito, ayan, ayan po yung circa 2001 hanggang present sa mga panglalaki. Okay. Then dito naman po, the pride of Marikina, top shoe manufacturer in the 1960s. Ayan po siya, nandiyan po yung mga plaque. Ayan po, Marlet. Ayan po siya. Ayan. Now, ayan po, Valentino Bristol. Nagkaroon po ako niya noong araw. Isang pasada pa po. Then, papakita ko rin po sa inyo yung kanilang pinaka-big shoe dito, yung model. Ayan po siya. And ito naman po yung original na makina na ginagamit noong araw pa, no? Gawa ng sapatos. Ayan po siya. Then ito naman po yung lahat ng gamit, pandikit, sinulid, tapos yung pang-design, yung mga buckle, pang-shine. Ayan po siya. So yan po yung gamit sa paggawa ng sapatos. Ayan po. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, nawa po dito sa maikling video ito, dito sa Shoe Museum dito sa Marikina City, nagkaroon kayo ng idea, nagkaroon kayo ng kalaman na napakaganda po dito. At pwede rin po kayong bumisita dito upang masaksihan nyo yung lahat ng mga produkto na ipinagmamalaki ng Marikina City. Hindi lang dito sa Marikina City, sa buong Pilipinas, pagkos sa buong mundo, nakarating na po yan. Kaya sa mulit-muli mga kaibigan, magkita-kita po tayo muli sa aking masusunod na video. Maraming salamat po.